Pagtuturong may kahusayan at sigla. Linangin ang iyong kaalaman at kakayahan sa pagtuturo. Humugot ng lakas at motibasyon sa pag-abot sa mag-aaral. Maging inspiradong guro kasama sina Teacher Zaisel Mike at Teacher Gretchen Nokos. Umaga po sa inyong lahat and welcome sa live na live po tayo today, no, dito po sa studio. And of course, kasama din natin si Ma'am Gretchen sa Anislag, Daraga. Ako po si Ma'am Zel Mike at hello po sa inyong lahat. Welcome sa Inspiradong Guro. Hi Ma'am Gretchen, good morning! Good morning Ma'am Zel, kamusta ka po? Kamusta po kayong lahat? Nagkapalit tayo. Oo, ako naman sa studio, ikaw naman sa bahay. Kamusta yes, ka, Ma'am Gretch? Baka gusto muna pala sila munang batiin, Ma'am Gretch. Yes po, magandang umaga ng linggo po sa inyong lahat. At isa na namang kwentong punong-puno ng pag-asa ang ating pakikinggan, mapapanood ngayon. At excited na po ako na makasama kayo. Ma'am Zen, malayo man po tayo sa isa't isa. Parang lagi tayong malayo sa isa't isa, Ma'am Zen. Oo nga eh. Sana ay maramdaman ng ating mga nakikinig at nanonood ngayon ang ating love sa kanila sa ating kwentong tampok sa umagang ito. Yes. So meron na naman po tayong napakagandang kwento ng pag-asa, no, ngayong linggo. At tuwang-tuwa tayo na nakapanayam natin siya, no. So mamaya po, no, matutunghayan niyo po ang kwentong 'yan. Ma'am Gretchen, kamusta ka po? Ay, ano na tayo ngayon? Nag-prepare na po tayo ng mga grades ng estudyante kasi po mag-end ng ating school year at kailangan na po nating ipasa yung mga grades. Oo, bakasyon na ba? Hindi pa po. Sa July po, pagkatapos ng baka po kasi may mga virtual graduation na gawin, saka pa lamang kami magkakaroon ng bakasyon. May modules ikaw po pa. May modules pa kayo, Ma'am Gretch? Meron pa po. Meron pa. Akala ko tapos na kasi may grade na. Akala ko tapos yung, na kayo finally. Inuuna po namin yung grade 12. Pero yung grade 11, meron pa po silang mga modules. Ako naman, okay naman ako for the past week. Hindi ako naglalabas. Actually, unang labas ko to. Unang labas ko ng bahay. Sa studio talaga ako dumiretso, di ba? Parang naninibago ko pag nasa labas ako ng bahay. Kasi, di ba po, medyo mataas yung cases namin dito sa Legazpi. Candidate nga kami sa MECQ pag hindi kami tumigil sa pagtaas ng aming cases, no? So, medyo nag-iingat po tayo kasi may mga comorbidities, alam mo naman, no? So, yan po, no? So, hopefully, gumanda-ganda naman, no, yung ating sitwasyon dito sa Legazpi para hindi na tayo ma-MECQ, no, Ma'am Gretchen? Last time na lang ako ng sakit ng ulo, parang feeling ko may takot ka agad. Nasabi ko, naku, ano kaya to? COVID ba to? Parang may ganun na fear sa atin kapag may konting sakit. So, ingat lang po tayong lahat. Tama. Tapos, Ma'am Gretchen, i-ano ko pala, allow me to just read yung, kasi late na to dumating last week, yung episode natin dun sa blind tsaka amputee na mountaineer. Oh, basahin yes, ko lang po yung message nung auntie, no, ni Sir Gerald, no? Si Ma'am Janet Colobong. Sabi niya, this is truly inspiring, so touching, especially seeing my inaanak. Inaanak niya pala si Gerald, no? So, kinocongratulate niya lang si Gerald dun sa lahat ng mga nagawa ni Gerald, no? And of course, dun sa sister daw niya, kumare, BFF na si Belinda. And nag-message din kasi yung mother
Kaso late na, di ba? So, basahin lang natin yung message, no? Ni Ma'am Belinda Polintan. Sabi niya, thank you for inviting my son in your program. You helped in creating awareness about outdoor activities for the PWD, no? So, yan po yung mga ano natin, no? Si Kuya Daniel din nag-message. Late na rin kasi to. Sabi niya, another inspiring interview, eye-opener, thank you. So, maraming salamat po sa sumama sa amin last week at sana po ay kinapulutan ninyo ng inspirasyon yung ating episode last week. For this week, Ma'am Gretchen, meron tayong guest na na-interview all the way from Valladolid, Negros Occidental. Oo, sa taga Negros Occidental siya. And I happened to stumble upon her page, no? Na-stumble ko yung page niya kasi I saw one of her paintings. So nakita kong ang una kong nakita yung painting, tapos hinanap namin kung saan galing yung painting. And then I was pleasantly surprised na differently abled, no, yung ating painter. At kung makikita ninyo despite ng odds, no, yung parang napakadaming odds, talaga namang namayagpag, no, si Miss Jessica Alabia. Siya po yung ating guest, no, for today, at siya po yung ating na-interview. At talaga naman, Ma'am Gretchen, I think you saw the ano, no, you saw na our poster, no? So she, so siya po ay may Down syndrome, and we know na marami ang ating conceptions, preconceptions about people with Down syndrome, much like last week, no? So itong mga linggo na ito, ang gagawin natin ay pagbubukas ng kaamalayan, pagbubukas ng yung ating mga notions, no, about limitations, about ano lang ang kaya, ano lang ang kapasidad, no? Anong expectation mo sa ating episode ngayon, Ma'am Gretch? Ako, expectation ko na naman is yung full of hope na mapapakinggan natin, malulear natin from our stories. Mm-hmm. And marami naman po talaga ng mga people with Down syndrome na nag-e-excel sa iba't ibang areas, okay? Yeah. Especially sa arts, marami din po akong nakita na mga may Down syndrome na hindi sila nagpakapit or nagpatalo doon sa kanilang sitwasyon. So, talagang mapapatanong kasi sarili mo eh, parang kahap, last week pa, ano yung pwede kong gawin? Ako na may capability, paano ako, anong pwede ko pang gawin? Nakakatuwa, yes. Mamzel. And this is really eye-opener for everyone. Yes. So hopefully po ay magtuloy-tuloy yung pag-asa na dito sa kwento na ito. So siguro introduce ko na, Ma'am Gretchen, para mapanood niyo, yes, na po. Mamzel. We would love to hear your comments. So mag-comment lang po kayo para po yan ay mabasa namin later. Okay? So please welcome our, kwento ng pag-asa natin ngayong linggo. Ang kwento po ng sining ni Jessica. Alabia. Jessica. Alabia. I'm 35 years old. Opo. Tapos ma'am, pwede pong matanong kung kailan po nag-umpisa si Miss Jessica na hilig sa pagpipaint? Opo. Actually po ma'am, 20 years old po siya nung nagsisimula siya gumuhit para po sa amin mga kapatid niya. During special occasion po, binibigay niya po yun sa amin as gift. Mm-hmm. Nung earlier ma'am, well, hindi po siya nagpipaint nung earlier years niya po. Talagang nung 20 lang siya po nag-start? Ma'am, gumuguhit-guhit na rin po siya pero more on tracing po siya kasi yung sa mga coin, yung sa mga kung ano yung mga bagay na pwede niya ma-trace, yun po yung simula nung ginuguhit niya. Ah, tapos ma'am, tanong ko lang din, nakapasok po ba siya sa school? Nakapag-school po ba siya? Last 2019 lang po siya nag-start mag-school. Gawa po nung wala pong magbabantay sa kanya nung maliit pa siya. Tapos magkakasunod-sunod kami, yung parents namin nagtitinda lang po ng mangga, so wala po talagang magbabantay sa kanya at magdadala din sa kanya.
plus full access sa transportation ko. Kamusta naman ma'am yung experience sa school nitong nung first time niya pong pumasok? Malaki pong privilege ang binigay po sa kanya nung school kasi natuto na rin po siya makisama sa mga batang may kapansanan kagaya po niya. Mga special na children din po na may mga special needs. At saka malaking tulong din po yung nakapag-school siya, ma'am. At least ngayon, mas naiintindihan siya namin kahit sa pananalita niya, naiintindihan po siya namin kahit na po na may personal na language po siya na kami lang magkakapatid ang nakakaintindi po. Meron po siyang sariling sariling way mag-communicate sa inyo. Yes po, ma'am. Oo. Sa yung sa part po namin para pong yung sa mga normal na mga bata, yung nag-baby talk, baby talk po. Si Jessica po meron din way na nai-develop po siya namin. Yeah, opo. Yung first day niya, ma'am, sa school, excited naman po siya. Kamusta naman po siya pagpasok niya? Actually po, ma'am, masaya-masaya talaga si Jessica. Oh. First time niya po na pumasok. Naalala ko po nung dinala siya namin sa school para i-enroll siya. Ang saya-saya niya po. Nakita niya po doon yung kaklase niya, magiging kaklase po niya, pati po yung teachers niya. Makikita po talaga namin na masaya si Jessica kasi first time po niya na makapag-meet po ng iba po mga kaklase po niya. Opo. Kamusta ma'am nung itong nag-pandemic? So hindi po siya nakakapasok ngayon. Nami-miss niya po ba yung school? Yes po ma'am. Pag lumalabas po kami, tinuturo niya sa amin. Pag dumadaan kami sa school niya, tinuturo niya, school ko yan. Sabi niya gano'n. Tapos, teacher po niya, talagang naaalala niya. Parati po niyang binabanggit na, oh, si teacher ko ganito, ganyan. Tapos, mga module po kasi siya, ma'am. Pag pag Monday, kukunin ko po yung module niya. Excited po siya pagdating ko kasi sasabihin niya na a-answeran niya po yung module niya. Opo. Nasasagutan naman po niya o hirap po talaga dito sa distance learning? Nasasagutan naman po ma'am kasi kami po mismo magkakapatid, natututukan po siya namin, nabibigyan po siya ng time. Okay. Hindi lang po teachers ang makapagbigay ng time na para sa kanila, pero at least po kami, nagiging hands-on po kami dahil sa pandemic po. So, nabibigyan po siya namin ng panahon na para po sa kanya na maisagutan niya rin yung mga module niya, ma'am. Opo. Ma'am Jessica, ano pong name ng teacher mo? Teacher? Ka-Jo. Mabait si Teacher Jo. Ma'am, tatlo po sila. Ah, tatlo. Sino pa yung ibang teacher mo, Miss Jessica? Teacher? April. April. At saka? Des. Mabait sila? Mabait sila sa'yo? Nami-miss mo na sila. Opo. Oy, nami-miss na niya. Mahilig ka mag-drawing, Miss Jessica? Nag-drawing ako na. Nag-drawing ka. Ay, hilig siya mag-drawing. Nakakatuwa. Ma'am, nag-aral po ba siyang mag-drawing? Meron po bang nagturo sa kanya kung paano? Kasi ang ganda ng drawings niya, no? O kanya lang po talaga yun? Kanya lang po talaga yun, ma'am. May mga times po na sinasabihan siya na, oh, ganito naman gamitin mo yung mga medium po ba? Mm-hmm. Yung mga acrylic, pinapatry po siya namin ito. Oh, so sinasabihan siya namin na, oh, ito na lang yung gamitin mo para maiba naman. Hindi po kami. Kung ano talaga yung gusto niya, yun talagang gagamitin niya. Pati ma'am yung kung paano niya i-compose. No? Kasi parang punong-puno, diba? Tapos sobrang mabusisi. Sa kanya talagang style yun, ma'am. Yes po, ma'am. Pag gusto niya po, yun talagang
guguhit po siya. Pag ayaw niya, di rin po namin niya di rin po siya namin may pipilit. So, meron talaga. Pati yung kulay, ma'am, no, talagang ang tingkad. Talagang parang yun yung, parang ang saya-saya nung mga colors niya. Siya rin po ang namimili nun, ma'am. Yes po, ma'am. At tali po, may table po siya sa bahay. Siya lang po talaga gumagamit ng table. Tapos pag nag-drawing siya, siya na po nagsiselect ng lahat ng kulay na gusto niya. Opo. Tapos ma'am, paano niyo po in-encourage yung kanyang talent, no? Kasi alam natin na at paano niyo po na discover? Kasi gusto po sana natin na kung may mga teachers na nakikitaan nila yung kanilang mga estudyante o may mga magulang po na nanonood na nakikitaan nila yung mga anak nila, no? Kahit pasabihin natin na merong disability. Paano niyo po ito in-encourage na parang nag-bloom talaga siya eh? Opo ma'am. Actually po, hindi kami nag-i-expect na talagang mag-bloom si Jessica. Mm-hmm. Kasi nga po, nakasanayan na po namin na pag punta kaming trabaho o lalabas kami, ang hihilingin niya po is may color pens, band papers. Mm-hmm. Yun lang naman po ang hihilingin niya. Yun po yung pasalubong namin sa kanya. Tapos, during special occasions po namin, gumuguhit siya. Tapos, siguro po, nakikita niya na pinapahalagahan namin yung mga guhit or mga gifts na bigay niya sa amin. So, pag dumating na naman yung time na makita niya, guguhit siya ulit, sasabihin niya, regalo niya sa amin. Tapos, happy po kami na makita siya, na happy siya. So, parang opo, nararamdaman po niya na pinahalagahan niyo yung at natutuwa kayo dun sa ginagawa niya. Yes po, ma'am. Oo, so dinidisplay niyo yan, ma'am? Yes po. Yung app po, yung binigay niya, nai-upload ko na po sa ano po sa account ko sa Facebook. Yung sa mga namin na iba, nilalagay po dun sa kwarto tapos binabalot. Tapos binabalik ko yan kasi tinatabi ko. Nakakatuwa. Ma'am, ano yung mga pinakamalalaking struggle? Alam natin na sa pagpapalaki po siguro ng mga bata, no, na merong disability, definitely may mga struggles po tayo. Ano po yung mga struggle na pinagdaanan ninyo bilang pamilya mula nung maliit pa po siya hanggang ngayon po, no? Ano pa po yung mga struggles ninyo? Opo. Yung sa kay Jessica po, siguro yung nagkaroon po siya ng psoriasis. Sa way po ng pagpapalaki kay Jessica, hindi po kami nahirapan. Kasi natulong po siya sa bahay. Tumutulong po siya ever since. Marunong din po siya makinig. Kung ano pong ini-instruction mo sa kanya bago kami umalis ng bahay, ginagawa rin po niya. Nung time po na nawala yung parents namin, mas naging mature po siya, ma'am. Paano niya po, naiintindihan niya po yun nung nawalan kayo ng parents? Naiintindihan po ba niya yung konsepto ng nawala na sila? Nung sinanay po namin yung nawala, doon po yung mahirap na part na pinapaintindi namin sa kanya kasi first time po namin nanawalan. Nung time po kasing yun, matagal po na na-hospitalize si nanay namin. Tapos pag-uwi, yun na nga po, gano'n na yung sitwasyon. So, masirap po kami na paintindihin siya. Nung yung father ko po namin yung nawala, mas naiintindihan niya po. Wala na po kaming nanay. Pwede rin tayo mawala si tatay kasi nagkakasakit na, nakita niya rin yung sitwasyon namin. Sabay po kasi sila ni tatay ko na na-hospitalize. Tapos days lang po nung umuwi kami. Nung umuwi po kami from hospital, 2 days after namatay din po yung tatay namin. Pero dito nandito sa bahay nung mga tatay. Then, a day after nun po, supposedly lalabas din po siya.
Kasi nasa hospital ko siya. Hindi siya na tuloy na mailabas kasi nga yun na yung nangyari po kay tatay. Isang araw pa. Dumagdag pa po ng isang araw na nagstay kami dun sa hospital. Tapos yun po, hindi kami ng favor sa doktor na makalabas siya para at least makita niya. Opo. Pagdating po namin, wala pa po si tatay. Talagang nag-request po kami dun sa ano eh, sa coronaria na ano na mauuna siya umuwi dapat. Kasi baka mabigla siya, ma'am. Dun sa hospital, in-explain na po sa kanya nung nakakatanda naming kapatid na wala na si tatay, pero parang hindi niya po talaga maintindihan. So, yung isang bagay, ma'am, na pwede namin gawin na para maintindihan niya is yung makita niya talaga na wala na si tatay. Opo. So, yun po, tatay. Opo. Tsaka yung may group dun sa bahay na si nanay tsaka si tatay yun doon. Oh. May mga time po na kinakausap niyo po yun. Tapos ma'am, yung sa psoriasis niya po, kailan nag-start yung psoriasis niya? I think 1996, ma'am. Oh, so matagal na. Matagal na siya nagsasuffer. Ano ma'am yung hirap dun sa, kapag, di ba po minsan, ano yan, kasi I have a cousin din na may psoriasis. Minsan sobra talaga yung parang nagbe-breakout, no? Minsan din, parang medyo kalmado yung psoriasis. Kapag worst times po, ano po yung hirap ni Jessica? Naawa po kami sa kanya kasi masyado po makati yung psoriasis. Tapos yung mga balat niya po nagkakasugat-sugat. So, nilalagyan po namin ng petroleum jelly. Which is, okay lang pag pareho nitong tag-ulan na po. Pero pag during summer, hirap na hirap po talaga. Oo. Umiiyak po ba siya sa discomfort ng psoriasis niya, ma'am? Oo. Kasi nasusugatan siya, ma'am eh. May mga type na talagang dumudugo. Balat niya. Oo. So parang nagiging relief ba niya, ma'am, yung painting niya? Yes po. Malaking tulong po sa kanya na makakupo siya sa mga dinadaanan niya po sa psoriasis. Especially po ngayon na meron po siya sa mga balat niya. So malaking bagay, ma'am, pag nagpe-paint siya, parang nawawala siya doon. Parang nadidistract siya, ma'am, doon sa kate pag may ginagawa po siya. Yes po. Yung pattern po namin kasi pag nagdo-drawing siya tapos nilalagyan siya namin ng petroleum jelly, yung mga gawa niya, ma'am, may mga bakat po yan ng mga petroleum jelly. Para mantika. Yes po. So, ginagawa po yan, ma'am. Nagpapatuyo po muna siya. Tapos, since masyado po siyang malaki, may mga sugat po siya sa mga ilalim po ng kanyang mga tupi-tupi. Kanina, ma'am, siya nakatira pala? Sino po ang kasama niya sa bahay? Kami po ng kapatid ko, ma'am. Kapatid po namin. Opo. So sa inyo po talaga siya nakatira. Pero may mga pamilya na rin po kayo, ma'am. Opo, ma'am. Oo. At, may at wala pong issue. Hindi po siya nagiging issue na kayo rin po ang nag-aalaga sa inyong kapatid. Tanggap na tanggap po talaga. Opo. Hindi po siya issue. Nakakatuwa. Ma'am, ano po naman yung saya? No, kahit na ang hirap siguro na, sabi niyo nga hindi naman matigas ang ulo ni Jessica, eh, no? Hindi naman matigas ang ulo niya na papakiusapan siya, pero may mga physical kasi siya na conditions na syempre nagiging struggle niyo rin po, for sure may gastos kayo diyan. Pero ano po yung saya? Na kahit na may alaga kayo, ano po yung binibigay na saya sa inyo ni Jessica? Iba po yung bahay na pag nandyan si Jessica, ma'am. Sa totoo. Thankful po kami.
thankful po kami kay Lord na binigay niya sa amin si Jessica every day of our life. Happiness namin to, ma'am. Oo, malambing po ba siya? Yes, ma'am. May mga times po na masyado siyang hyper, makulit. Like, siya, ma'am. May times po na ano siya na ayaw niya na nilalambing-lambing siya namin. Ah, may ganun din. Oo. Ala, inaantok na si Ma'am Jessica. Ma'am Jessica, marunong ka daw mag-joke? May joke ka ba para sa amin? Sayawan ka po niya? Ay, gusto mo sumayaw? Sige, patingin na, ma. Sa-sa-sa. Ma. Sayaw ka. Wow! Ang galing! May TikTok page ka ba? Wala. Ang galing naman sumayaw. Ma'am, kung meron po kayong masasabi sa mga parents at saka sa mga teachers regarding po dun sa condition ni Ma'am Jessica, no, na meron po siyang Down syndrome, ano po yung masasabi niyong pinakamalaking mali, no? Yung parang misconception ng tao tungkol sa kanila. Yung ginagawa po silang panakot, ma'am, sa ibang bata. Talagang nasasaktan po kami doon. Oh, po, na, paano po nila, ano pong ginagawa? Kasi ma'am, may ibang parents na yung mga bata, yung mga anak po nila na yung maliliit, sinasabi po nila, bigay kita dyan kay Wawa. Parang ganun, ma'am. Oo, so, hindi kami nasasayahan doon, ma'am, pag ganun. So, kinokorek po namin. Nasabihan po talaga namin, yung gamitin panakot yung kapatid namin. Kasi in the first place, mas mabait pa yan kaysa sa inyo. Tama. Opo. Pagdating, ma'am, sa kakayahan nila, yung halimbawa kami pong mga guro, ano po yung importante sigurong matandaan namin pagdating sa mga, kung magkaroon kami ng mga estudyanteng katulad nila, ma'am? Siguro po, ma'am, kailangan po na ano, na mabigyan din po sila ng break. Matutukan po sila, makita yung kung anong kakayahan nila at masuportahan po sila. Kasi po madalas yung mga iba po mga kabataan na may mga special needs, makikita naman po talaga yung ability nila. Yung problema lang po is kulang po sa tutok ng parents, tutok ng mga teachers din po. Oo. Tapos ma'am, meron po ba kayong tips? Kung hihingan po namin kayo ng tips, kung may nanonood po ngayon sa ating maaring may kapatid o kaya may anak, no, na bata pa na may Down syndrome, ma'am, ano po yung siguro maibibigay niyong tatlo na pinaka-importanting tips para po lumaki silang parang katulad ni Jessica, nag-bloom talaga siya, tapos mabait, no, mabait, tumutulong sa bahay. To paano po ba yun nahuhubog, ma'am? Unang-una po sa lahat, dalhin po nila sa Panginoon lahat ng bagay na kinakailangan po ng bata na may Down syndrome or mga batang may special needs. Pangalawa po, mahalin nila, kapatid, anak, o sino mang kamag-anak po nila, even po ibang tao. Kasi po nararamdaman po nila, sila po mismo nararamdaman nila pag mahal sila. Tatlo, suportahan po sila at bigyan din po ng pagmamahal. Kasi po yung pinaka bottom line po nung kung bakit lumalaki po sila na bloom or lumalaki po sila na makikita natin na mapagmahal sila. Kung ano po yung kinalakihan nila na pagmamahal na nararamdaman nila, yun din po ang mai-share nila sa ibang tao. Oh, napakaganda, ma'am. Ma'am, may mga takot pa po ba kayo? May mga fears po ba kayo para kay Jessica? Siyempre, lahat naman tayo ay tatanda, ganyan, no? Meron po pa po ba kayong mga kinatatakutan? Naalala ko po, ma'am, nung lumalaki kami, kinuha ko po siya kay nanay tsaka kay na tatay. Doon ko po siya pinatabi sa kwarto ko.
Kasi po, sabi ko kay nanay, hindi lahat ng panahon nandiyan kayo. Dapat tinuturuan si Wawa kung paano mamuhay na siya lang. Sa takot, ma'am, kinakatakutan po namin ang mawala kami na walang mag-aalaga sa kanya. Lahat po kami na mag-aalaga. Yun po yung takot namin, ma'am. Na maiwan po siya. Yes po. Kung siya, paano siya? Sino mag-aalaga sa kanya? Opo. Mga panaginip, ma'am. Ano pa po ang panaginip niyo para kay Miss Wawa, kay Miss Jessica? Sa ngayon po, ang gusto na namin maging happy siya. Yung nakita po namin na yan, na-appreciate po siya ng ibang tao. Nakikita po na yung mga gawa niya, na-appreciate at siya po mismo. Yung kumbaga, ma'am, ngayon lang namin nakita na yung maraming tao na tanggap na po sila. Tanggap na po sila. So, panaginip, gusto po namin na pangarap namin, ma'am, na mabigyan siya ng kahit simpleng exhibit lang, ma'am. Na, kasi, ma'am, gusto po niya na nakakausap niya yung mga tao. O yung ina-appreciate po siya personal ng mga tao. Malaking saya po na bigay para sa kanya. Oh, tsaka parang ang ganda-ganda ng exhibit niya kasi ang colorful nung ang gaganda ng gawa niya talaga. Talagang grabe yung hindi din biro yung ginagawa niya kasi punong-puno talaga, ma'am, no? Talagang siksik talaga nga. Yung parang unlike, di ba yung iba, meron parang mga spots na wala. Yung sa kanya talagang alam mong trinabaho talaga, punong-punong-puno. Tuwang-tawa ako dun sa mga, ang ganda-ganda ng mga drawing mo, Miss Jessica. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda mo mag-drawing. Ang galing-galing mo. Nakita ko yung drawing mo. Meron ka bang favorite na drawing? Lahat yun, ma'am. Favorite po niya. Tapos okay lang naman sa kanya pag binibili. Okay lang pag nawawala. Pag ma'am na ibenta yun, talagang sinasabihan niya po yung nakakatanda namin kapatid na eto, babenta to. Nakakatuwa. Oo. Mamaya po pag-uusapan natin, no, yung kanyang mga paintings kasi pwede talagang bilhin yung mga paintings ni Miss Jessica. Ma'am, saan niyo po hinuhugot pala yung pag-asa para sa kanya? Kasi di ba po may mga magulang na siguro kakapanganak lang nila or may baby sila tapos may Down syndrome na posibleng ang pakiramdam nila ngayon ay parang nahulugan sila ng langit at lupa, no? Parang ang bigat-bigat. Pero makikita po kasi natin sa kwento nyo at ito rin po ay dahilan kung bakit gusto namin kayong ma-feature kasi talagang nagpapakita kayo ng pag-asa, no? Na hindi yon ang dulo. Hindi yung kapansanan ng tao ang kabuuan niya. Napakadami pa, no, maliban dun sa kapansanan. Saan niyo po hinugot yung pag-asang yun, no? Bakit patuloy na umasa kayo na hindi ito parang terminal case, no? Hindi ito parang kamalasan, no? At imbis na kamalasan, talagang nakita natin, no, pag-asa yung dinala nito sa inyo. Saan nyo po hinugot yon bilang pamilya? Ma'am, lumaki po kasi kami mahirap. Pag gusto namin, tinatrabuhan namin. Tapos nakita namin, ma'am, sa mga parents namin, ma'am, na never silang nahiya na meron silang anak na may kay special needs po. So, habang lumalaki po kami, na-learn din po namin yun, ma'am, na tanggapin kung anong meron kami, pasalamatan. Yun po yung isang bagay na pinapasalamatan din namin sa mga yumako namin, mga magulang na lumaki po kami na may takot sa Diyos. Nakita po namin ang pagmamahal nila sa kay Wawa. Hanggang sa tumanda na rin po kami at kung ano po yung naibahagi po na pagmamahal namin kay Jessica, yun na rin po yung binabahagi niya sa ibang tao.
malaking role kung ano po yung nakalakihan po namin na pananampalataya nakita namin sa aming mga magulang. Malaking bagay po sa pag-grow po namin. Lahat po kasi ma'am nung nadaanan po namin, ba, nung maliliit pa kami, yung hirap, yung saya, dala po ng, siyempre, kabataan namin. Saka hirap po ng buhay dati. Malaking bagay po na lumaki rin po kami na dinadala kami ng aming nanay sa church. So, may mga guidance po ba from our Sunday school teachers? Yung may mga visitation po sa bahay? May mga meetings po, prayer meetings? Malaking bagay po yun, ma'am, sa amin. Di po namin yun maikakaila. Si Jessica po ba may relationship din kay Lord? Kilala niya rin po ang Panginoon. Ah, marunong din po si Jessica magdasal, ma'am. Yes, ma'am. Nag-pray po kami every night. Malaking bagay po na turuan natin yung mga anak natin ng pagdarasal. Kasi po yung mga bagay na di natin kaya, walang imposible po sa Diyos. Mas nakakaalam po talaga ang Diyos. Okay. Wala po tayong kailangan itago. Wala po tayong maitatago sa Kanya. Opo. Kailangan talaga natin dalhin sila kay Lord. Oo. Jessica, nakaka-bless yung kwento ng buhay mo. Sabi nga natin, di ba, lahat naman is made in the image of God. No? So, makikita natin, even si Jessica, that is the image of God. No? At kitang-kita mo yung galing niya. Ang galing-galing niya mag-drawing. Ang ganda-ganda-ganda ng drawing mo talaga. Sobra kaming natutuwa. Papakita namin yung ilan sa drawing mo. Meron ka bang gustong sabihin sa mga teachers, Jessica? Meron ka bang gustong sabihin sa kanila? Ano ang balik teacher? Hi, Ma'am Jo. Hi, Jo. Hi. Hi, ano kayo, Ma'am? Tapos, Ma'am, pwede pong sabihan nyo kami, ikwento nyo po sa amin yung tungkol dun sa mga paintings ni Jessica na pwede po itong for sale ata, no? Pati po yung may mga parang t-shirts at saka bag. Sabi nung office mate ko, lagyan to si Wawa nung corner. So, ginawa po nung nakakatanda namin kapatid, ginawa niya po nung FB page si Jessica. So, na po, nagulat po kami na ang daming-daming tao po. Saka iba-ibang countries po ang nagla-like ng mga gawa ni Jessica. Then, nag-start po kami barter. Yung magpapalitan lang po kami. Nung nakalauna na po, may nag-start na po na magtanong kung magkano, kung paano po mag-ship. Tapos meron din naman po na talagang gusto lang po nila tumulong, magbigay ng suporta po sa pag-drawing ni Jessica. Yung nagpapadala po sila kung ano po pwedeng art materials na maibigay nila kay Jessica. Then, lately po, nag-try po kami na mag-bid nung magawa niya. Tsaka nag-try din po kami nung t-shirt at tsaka yung mga tote bag po. Oo. Tapos ma'am, saan po nagagamit yung pinagbibentahan? No? Marami pong pangangailangan si Jessica, no? Medical and also, oo. Nag-start po kami, since barter lang po yun, so yung kung ano lang po yung materials na pwede po sa kanya. Nung kalauna po, yung nag-start na po kami na magbenta, nilalagay po namin yung sa savings niya. Para sa kung ano man po yung gusto niya. Yung iba po, binili din po namin ng art material kasi hindi naman po masyado kadamihan yung na ibigay po sa kanya. At least yung saya po na na-experience niya na may nagbibigay sa kanya ng mga art materials, excited po siya. At least na-experience po niya yun. Yung iba po, binibili rin po namin nung para sa mga sugat niya, sa psoriasis. Tama. Opo, at saka nakakatuwa po kasi talagang she's productive, no? Talagang
Nakakatuwa. Kumbaga, meron talaga siyang work. She has a profession, no? Na talagang hindi mo rin matatawaran po. Hindi rin natin matatawaran yung mga painting niya. Kasi ang gaganda din naman talaga ng mga painting niya, no? So, this is not a matter of just awa. Hindi lang siya awa. Or yung, hindi, maganda talaga yung painting na talagang productive, talagang nakakatuwa po, no? Na yung blessing ng Panginoon, no? Talagang para po siya in a way na susuportahan din po niya yung sarili niya, eh, no? Financially. Bili na po siya nung, ano, nung chinelas na gustong-gusto niya, ma'am. Yun po yung binili niya. Unang-unang binili niya nung natanggap niya na yung pera po na galing po sa kanyang drawing. Imagine, no, na kaya nilang maging self-supporting. And she is, no? Financially independent, no? Kumikita siya ng sarili niyang pera, no? Yun lang siguro yung physical, aftercare, no? Tutulungan siya. Pero financially, kaya nilang kumita, no? So that's isa din yun sa mga misconceptions natin, no? Na pabigat lang sila. No, actually hindi. Talagang katulad ni Jessica, nakakabigay ng hope, no, para po sa mga magulang na posibleng may mga anak din po, no, na may mga kanya-kanya pong kapansanan na hindi po talaga doon matatapos 'yon. Ma'am, hihingi na lang po kami sa inyo ng final message para po doon sa ating mga nanonood na mga teachers at saka yung mga magulang po na nanonood sa atin ngayong Sunday, no? Kung ano po yung final message niyo tungkol po sa buhay ni Jessica, tungkol po sa buhay niyo, ano po yung final message niyo sa kanila? Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa lahat ng blessings na binibigay niyo po sa amin. Although hindi po namin yun deserve, pero nai-enjoy po namin dahil po sa awa at tulong po niya sa amin sa araw-araw. Mahalin lang po nila yung mga anak nila na may mga special needs. And maraming salamat po sa mga taong sumusuporta at patuloy po na humahanga sa aming Jessica. Oo. I-link po namin yung page, no, Jessica's Art. Yan po yung Facebook page ni Miss Jessica para makita niyo po yung napakagaganda niya talagang mga drawing. Nakakatuwa, no? And if you are an art enthusiast, pwedeng-pwede po kayo, no, basahin niyo lang po yung mechanics doon sa kanilang Facebook page. Miss Jessica, meron ka pong final message sa amin. Ano po yung gusto mong sabihin sa mga nanonood po sa atin ngayong Sunday? Thank you. Bye-bye. Maraming salamat po sa pagkakataon na kayo ay makausap namin. Maraming salamat, Jessica, sa buhay mo. Pinapasalamatan natin ang Panginoon talaga na ikaw ay nandyan. Kasi napakadaming tao ang magkakapag-asa dahil narinig yung kwento ng buhay mo. No? Na talagang ang blessing ng Panginoon ay nasa iba-ibang forma. No? Iba-ibang forma yan. At ikaw ay napaka-blessed. Oo. Thank you, Jessica. Thank you po, Ma'am Marilyn. And ang ating featured story for this week. Eto, Mamzel, napapaiyak na naman ako. Iiyak ka na? Linggo-linggo na lang kita pinaiyak, Ma'am Grace. Kasi po, opo nga po eh. Kasi po, Mamzel, I have a sister who is, ano, meron siyang cleft palate before. I just thank God na hindi rin sumuko yung mother ko, tsaka kami din po sa kanya. Na naranasan din po kasi namin yung hardship sa family before dahil sa situation niya na nabubuli siya, pinapatawag yung mama ko sa tie dance kasi hindi niya alam kung paano magre-react. Nanununtok siya ng classmates. So, nag-college po siya and we praise God na okay na siya ngayon. She has already a family and hindi po talaga
di po talaga dapat i-down yung mga ka-family na ganun po yung situation, Mamzel. Tsaka diba nakakatuwa na ilang bata pa, ilang Jessica pa ang nandyan, no? Sa, na posibleng hindi lang natin. Yung sabi nga nung ni Ate Marilyn niya, diba, na kailangan lang nila ng break, eh. Pero meron silang talento, meron silang kakayahan. And she can self-support. Nakaka-self-support siya dahil nabibenta yung mga paintings niya, no? So hindi siya pabigat. Siguro maliban dun sa physical, no? Na kailangan siyang tulungan. Pero financially, she's productive, no? Nakakatuwa. Ilan pa kayang bata ang ganon na baka hindi lang natin nabibigyan ng pansin, hindi lang natin nabibigyan ng break. Diba, Ma'am Gretchen? Yes, Ma'amzel. Alam mo po, Ma'amzel, nung naging mommy ako, yung pinaka-fear ko, yung nabanggit ng ate niya kanina, no? Mm-hmm. Isa sa pinaka-fear ko, yung magkaroon ako ng anak talaga, honestly, na may problema or maging disabled yung anak ko. Kasi I can't imagine paano ko siya aalagaan, paano ko siya isusupport. Mm-hmm. Kaya, blessed na blessed po akong makakita ng mga tao na nakikita mo yung strength nila, yung power na mag-alaga po, mag-take care ng mga kapamilya na mayroon pong disabilities. Nakaka-bless pong makita at hopeful po tayo talaga sa kwento natin ngayon. Tapos if you also, kasi yung naramdaman ko, I interviewed her last Friday. Ang naramdaman ko lang kay Jessica is, alam mo tayo nga na tayo parang ang dami nating capacities, no? Hindi tayo kasing saya niya. Ang saya-saya niya talaga. Nung sinabi ng ate niya, sayaw ka talaga naman, sumayaw, di ba? Parang, as in, yung puso niya has been kept pure. And yung joy, yung happiness talaga, kita mo talaga, no? Malalim talaga. Talagang it's a joyful, joyful, blessed heart. So, maraming salamat, Miss Jessica Alabia, and of course, kay Ate Marilyn Alabia sa pagpapaunlak po sa interview na yan. Basa tayo ng ibang comments ng ating mga viewers, Ma'am Gretchen, no? Mag-hello muna tayo kay Sir Darrell Di Matulak. Andyan siya ang number one sa ating attendance. Tapos, sabi ni Ma'am Jacqueline Mitra, ang ganda daw ni Ma'am Gretchen. Ma'am Gretchen! Ang ganda-ganda mo daw. Ayan, minasa ko. Nakachamba po today, ma'am. Sabi ni Sir Leo Cantaco, hello mga ka-inspiradong guro, Ma'am Zell and Ma'am Gretchen. Hello po sa inyo. Hello din, Sir Leo. Makakabasa ka ba, ma'am, ng ilan? Nagbasa po ako, ma'am, kay Ma'am Jacqueline Mitra. Okay, sabi niya, meron siyang estudyante na meron ding disabilities. At na-post dati nung estudyante niyang yon yung kay Jessica po, yung atin pong in-interview ngayon. At sabi po ni Ma'am Jacqueline Mitra, yung mga ganito pong sitwasyon, they get inspiration from people na meron din pong same situation sa kanila. So talaga, wow, Jessica, salamat sa inspiration mo. Ang daming nakaka-appreciate. Yes. Sabi naman ni DJ Ron, nakakatuwa naman, napakabuti ng puso ni Jessica. Oo, talaga DJ Ron, totoo. Ramdam na ramdam mo. No? At ipinost niya yung Facebook page ni Jessica's Art. Hello din po kay Ma'am Mildred Parco. Sabi niya, blessed Sunday to everybody. Si Sir Alan, no? Sir Alan Elick, good morning po. Meron pa ba, Ma'am Gridge? Yan. Sige po, tingin po tayo. Si Ma'am? Meron po dito si Ma'am Shania? Shania. Ayan. Parang parang ngayon ko lang nakita si Ma'am Shania. Anyway, sabi niya, happy Sunday everyone. Yes. Happy Sunday po. And then, meron din po tayo, pabasa na lang Ma'am Grace yung kay Ma'am Mildred. Hindi ko mamabasa. Sige. Subukan kong i-ano. Ito. Kay Ma'am Mildred Parco, sabi po niya, thank you so much, Jessica, sa pagbabahagi mo ng kwento ng iyong buhay sa amin. Tunay kang inspirasyon sa lahat. Napakahusay mo. May God continually bless you. I hope nakikinig si Jessica at saka si Ma'am Marilyn, no, Alabia, para makarating po sa kanila ito. But I'll also forward this to them. And also, galing po kay Ma'am Annalisa Mata. Hello,
daw po. Hello po sa inyong lahat. Sana po ay na-inspire kayo no dito po sa kwento ng buhay ni Ma'am Jessica, no? And subaybayan niyo po sa susunod na linggo. Madami pa po tayong kwento na huhugutan pa rin natin ng inspirasyon, no? Itong buong June will be a month of inspiration. And syempre, hindi naman po tayo matatapos nang wala, no? Ang teacher's takeaway ni Ma'am Gretchen. So, teacher's takeaway na po muna tayo. Samahan natin si Teacher Gretchen sa pabaon niya sa atin ngayong linggo dito sa Teacher's Takeaway. For 0.3 The Way FM. At syempre, ang kwento ni Jessica ay isa na namang kapupulutan natin ng inspirasyon. Alam niyo po, marami sa atin ang mapapatanong, ano ba itong sitwasyon ni Jessica? Normal ba ito? Dapat ba tayong magalak sa ganitong mga sitwasyon? Alam niyo po, kung titignan natin in a normal setup, pwede nating sabihin na mahirap, masalimuot yung kanyang dinaranas at dinaranas ng kanyang pamilya. Pero in the perspective of God, if we will see the perspective of God, kung ano ba ang nais ng Diyos na matutunan natin sa kwento ni Jessica, alam niyo po, maa-amaze po tayo. We are created by our God. At sabi pa nga sa Genesis, we are created in His own image. So ano man ang itsura natin, ano man ang forma ng ating mukha, ano man tayo, galing tayo sa Diyos. At dahil galing tayo sa Diyos, we are a blessing from God. And people like Jessica are blessing from the Lord. Actually, I can say na napaka-amazing na blessing, special blessing ito ng Panginoon para sa atin. And it is said in Isaiah chapter 64, verse 8, that our God is our potter. We are the clay. And our God is our Father. And He is the one molding us. He is the one who created us. You know, a clay is nothing, useless, without a potter. Alam niyo po, when a clay is just a clay, he is just nothing, walang purpose. But when a potter started to mold it, shape it, then the beauty will come out. At anuman ang forma na ginawa sa kanya ng kanyang potter, it is for the purpose. It is for the purpose of his life, of its meaning. Ganun din po tayo sa ating buhay. We might be in different shapes, in different forms, but truly God put in us a purpose. And let's embrace that purpose. Alam niyo po, masasabi natin na yung purpose ni Jessica sa family niya, pasayahin yung family niya, bigyang kulay yung buhay ng family niya through her paintings. Pero it, sa kaniyang family, it's a big deal. It's a big thing na si Jessica ay nasa buhay nila. You know, sana ma-appreciate natin how God has formed us. And makita natin kung ano yung purpose ng Lord na inilagay sa atin. And God, our Lord, is our potter. To Him, we found our purpose. Allow us, please, to pray for you and let hope overflows sa atin. With our purpose coming from the Lord, we will never give up in this life and hope will always come. Let's pray. Lord, thank you for you created me. You created us, Lord. And according to the Bible, you created us into your image. This is not the literal image, Lord God, that you want to impose, but it means you created us in all goodness that you have. Amazing, Panginoon. Salamat po dahil ikaw ang gumawa sa amin. And we appreciate everything, Lord God. Salamat. And anuman po ang hugis namin, anuman ang figura namin, Lord God,
anuman ang shape ng life namin, Lord, anumang family meron kami, anong trabaho meron kami, whatever is our situation right now, Lord, it is created for your great purpose, Lord. Thank you, Lord. And sana patuloy mo pong ipagkaloob ang hope sa amin. We pray right now for Jessica, Lord. Whatever, Lord God, na naranasan ni Jessica, anuman po yung health condition niya, we pray for her, Lord, na magkaroon siya ng relief at ang kanyang family. At sa lahat po, Lord God, na in the same condition na nakikinig ngayon, Lord, we pray for hope, Lord, coming from you. Thank you, Lord, for everything. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen, Ma'am Gretchen. Maraming maraming salamat for the prayer. Thank you so much for that very meaningful teacher's takeaway. Maraming salamat po sa lahat ng sumama sa amin ngayong linggo. Totoo po na we have our, meron tayong kanya-kanyang problema na may kanya-kanya tayong, we feel we are not created perfect, but we have to understand that we are all lovingly created, diba? We were made out of love. And sa Panginoon, walang mali eh. No one is a mistake. Walang pwedeng magsabing nagkamali ang Panginoon sa'yo. No? So, Ma'am, it may... Oo, yes. Yes, Ma'am Gritch. And I want to say to you, I love you how you shape. You are shaped from the Lord. I love it. Mahilig ka sa vlog, Ma'am Gritch. I love it and I appreciate it. Thank you. Diba? Thank you din. At ikaw din, Ma'am Gritch. Pero sabihin ko na, I love how you shape, how you're shaped. Eh, maganda naman ang shape ni Ma'am Gritch. O, diba? Sana po, kapulutan natin na kung ano man yan, na kung ano man yung nakikita nyo na posibleng depekto or kakulangan ninyo, wala pong pagkakamali ang Panginoon. Yes. The Lord did not commit a mistake with you. And yan ay kitang-kita po sa buhay ni Jessica, no? Na she's perfect just the way she is. So maraming maraming salamat po at sana po kayo ay nakahugot ng inspirasyon, nakahugot po ng pag-asa dito sa episode natin ngayong linggo. Ako po si Ma'am Zel Mike, isang linggo na naman po ng inspiradong pagtuturo sa inyong lahat. At ako po si Ma'am Grace Nocos. Salamat po sa inyong inspirasyon na binibigay din po sa amin. Patuloy po tayong maging inspirasyon sa bawat isa. God bless you, yes, all. Yes, maraming salamat po sa aming tech crew, si Sir Chief, no, si Sir June at saka si Sir Mon Diaz. Maraming maraming salamat. See you next week. Bye, Ma'am Grace. Narinig mo ang inspiradong pagtalakay ni Teacher Zycel Mike at Teacher Gretchen Nocos patungkol sa pagtuturo. Kung may mga katanungan, suhestyon o opinion ka patungkol sa topic ngayong umaga, maaaring mag-text sa 0946-763-9858, 0929-359-4298 at 0915-931-7184 o magkomento sa aming Facebook page sa Care 104.3 DWAY-FM. Tumutok muli sa susunod na linggo para sa panibagong edisyon ng Inspiradong Guro.